Hi everyone, this is Tata Jack First, broadcasting from Lodi, California, making another LS kasi dumating na po ang ating nagiting na presidente. Dapat nating malaman kung anong na-accomplish niya sa pagpunta niya sa US to attend the trilateral meeting between the US, among the US, Japan, and the Philippines. Pero una po sa lahat ay pakinggan natin ang pambansang awit na nagpapaalala sa atin. Pasensya na po kayo. Inak sa Tagalog. Nagpapaalala sa atin na malin na ating bansa. Ibig sabihin, hindi dapat tayong masyadong mamahal sa isang politiko o mas mahalin natin ang bansa natin. Okay. So, preset po natin. Ng Pilipinas. Kayang mag-iliw, tayo'y pagsigatalan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang pinitang, huyagan ng mag-iting. Sa manlulupin, di ka pasisigil. Sa nagatak, tutok sa sibuya. Sa langit kong pagraw, ay hinatak. Lakawin sa pagkaya minamahal. Nonetheless, this is something hindi pa dapat hindi pa yan dapat ang next na ipaprepay ko. Ito po. Ang unang pasalamatan ko ay yung mga members at ang mga tumutulong po sa akin. Okay, so pakibasa lang po ni Mrs. Ferns. Thank you to all the members of this channel. Preferred members, J. Dixon, JNL Opinions, J.J. Ferns. Regular members, Judy Bosco, Trex Sevilla, Maribel Colmenares Zabala, Roger Evans, Lily Ragasa, Lady Net, Upbatch 1975, Lady Queen V, the Pet Lover, Virgilio V.G. Villanueva, Ria Zipagan, Cipriano Fernandez, Jose Magno, Jason. Thank you for your continued support. Special thanks to Ms. Lynn Tech and Ms. Tessa Vargas. They have been very supportive of this channel. Thank you, Team Lynn Tech and SSTV family. Thank you to all my loyal subscribers. If you want to help this channel, do it by being a member of this channel. So help me defray the cost in broadcasting this channel. Kasi may bayad po ako sa StreamYard. You know, maliit lang pero malaking bagay sa akin ang pagkakamembro nyo sa akin channel. Also, for those who are supportive of this channel, kung di kayo makiming member, ipromote nyo ang channel ang aking channel by pushing the like and share button.
para lalong lumawak ang channel, ang responsable channel na hindi nagkakalat ng fake news at hindi po nag-iintriga. Para ating ang channel to ay nagbabase sa mga credible news stories. Nilalad ko sa inyo ang sources ng aking mga pananaw. Okay. Unang, bago ko talakayin yung ating topic, gusto kong i-highlight po yung sinabi po ng isa kong kaibigan. Para bang dinidiskusyon niya ako tungkol sa secret deal ni President Rodrigo Duterte. Ayan. Para sa Roger Evans, pati pa naman ikaw, Tatay Jack Ferds, ay naniniwalang may secret deal. LOL. Yes. Okay. Ano? Roger Evans, if you recall, up to the very last moment, hindi ako naniniwala. Nagbago lang ang aking paniniwala nung inanalyze ko ang statements ni President Rodrigo Duterte na mayroong status quo. Ibig sabihin, nakipag-usap siya. Pero hindi niya po siniwala ang pag-uusap nila na Xi Jinping. Balikan mo ang aking previous LS, panuorin mo. At saka, mayroon na pong confirmation ang Chinese ambassador tungkol sa agreement. Bulag ba ako na hindi maniniwala may secret deal? O baka ayaw kayong mga kaibigan kong DDS supporter ni President Rodrigo Duterte ay in a state of denial. Kaya nga parati kong pinapatugtog ang Philippine National Anthem natin kasi pinapaalala ko sa inyo na mahalin natin ang Pilipinas kaysa sa isang politiko. Bakit nyo susuportan pa rin ang isang taong parang mas kinakatigan pa ang China na nagbibigay ng mas malaking pabor sa China laban sa Pilipinas? Nagtataka lang ako. Okay. Yan. Ang unang, wag mong sabihin na hindi ko sasagot ang inyong mga tanong sa akin. Kasi mahalaga kang kaibigan ko. Hindi ko matitiis na malagay ka sa maling landas. You know what I mean? I don't want you to be led astray by your blind idolization of your President Rodrigo Duterte. Eh, hindi ako nagkulang sa paalala sa inyo na tigilan nyo na ang pagbatikos kay President Bongbong Marcos kasi pag umalma kaming mga BP supporters ni PBBM ay mapipilitan na kaming batikusin din si PRRD. Di ako nagkulang. Pero patuloy niyong parating binabastos at binabatikos si PBBM to the point of below the belt na. Kaya kami ay parang sa Philippine National Anthem ay may hihantuan ko yan sa blogging warfare. Hindi parati na lang kami paaapi. Darating din ang araw na kami ay manlalaban. Similar to the Philippine National Anthem. Kung parati kaming naaapi, ay darating ang araw na kami ay lalaban, aalma. Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo. So, imbis na tulungan namin si PRRD, hindi na kami tutulong. Bagkos, ipo-point out namin ang mga pagkakamali ni PRRD. Pero,
Ma'am, nandito na po si Inaro Store. Pero dito sa channel ko, makakaasa kayo na magaling pa rin ako sa pagtawag kay PRRD at hindi ako gagamit ng fake news. Lahat ng sinasabi ko ay manggagaling sa credible news story. Hindi ako gagaya sa iba na inaatake si FPRRD below the belt. Always within reason at saka valid ang aking argument. Okay. Tapik sa iyo din, Inaro Stories. Okay. Sanjay, may inaayos lang ko. So, I'm only discussing it because you are a good friend. I consider you a good and intelligent friend. So, dapat magising ka naman, Roger Evans. So much for that. Let's go straight to the news story. Andali lang po. Hindi teke si tatay. Before that, pre-present ko muna ang actual words ni President Marcos. Okay. Philippines-U.S.-Japan Trilateral Summit. And I attended the first Philippines-U.S.-Japan Trilateral Summit with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Kishida Fumio. During our meeting, we reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. We are guided by our shared values of democracy, the rule of law, human rights, and gender equality. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern, including in enhancing economic resilience and security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change, and maritime cooperation. During our meeting, the U.S. and Japan announced their support for the infrastructure development and connectivity in the Philippines through the Partnership for Global Infrastructure and Investment, the implementation of Open Radio Access Network in the Philippines, workforce development for the semiconductor industry, capacity building in the peaceful uses of nuclear energy, and the Philippines' membership in the Mineral Security Partnership Forum. We also exchanged views on a number of regional security issues of mutual concern. I took the opportunity to update President Biden and Prime Minister Kishida on the latest developments in the South China Sea, including the recent incident at Ayungin Shoal. I also had a bilateral meeting with President Biden wherein we reaffirmed our commitment to the long-standing Philippines-U.S. alliance. On the sidelines of the visit, I also had the opportunity to meet with UltraSafe Nuclear Corporation to discuss our commitment to diversifying our energy mix to the promotion of clean and renewable energy sources. Additionally, I engaged in fruitful discussions with U.S. technology giant Google regarding internet infrastructure investments aimed at supporting our IT BPM industry through secure data flows. Our conversation also delved into the crucial role of U.S. companies in deploying redundant direct subsea cable links and providing training to Filipinos in digital literacy, cybersecurity, and cloud storage solutions. Addressing the U.S. business sector through a business forum co-organized with the U.S. ASEAN Business Council and the U.S. Chamber of Commerce, as well as at a business reception with the U.S. Philippine Society, I reiterated the clear message: the Philippines is open to U.S. businesses. Furthermore, I emphasize that trilateral cooperation between the U.S., Japan, and the Philippines is a natural progression of the strong relations between close allies. Over the past year, the U.S. Trade and Development Agency has led to activities worth over $500 million to develop high-quality infrastructure in the Philippines, mm-hmm. focusing on renewable energy, smart grids, and healthcare solutions. Similarly, the U.S. International Development Finance Corporation has pledged to mobilize private sector investment in critical sectors such as infrastructure and renewable energy, with a new
$20 million loan earmarked for affordable housing in the Philippines. Moreover, the recent U.S. Presidential Trade and Investment Mission showcased over $1 billion U.S. in combined investments from 22 U.S. companies and organizations during a visit to Manila in March 2024. This mission underscores the strong economic ties between our nations and the immense potential for further collaboration. Looking ahead, the upcoming Indo-Pacific Business Forum, scheduled for May 21 this year in Manila, promises to be a significant platform for fostering infrastructure development and reinforcing economic ties in the region. With over 500 senior business executives and government officials in attendance, this forum will serve as a catalyst for driving investment and growth in emerging economies. In conclusion, I'm confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future for the Indo-Pacific region. Together, we can harness the power of infrastructure and innovation to drive sustainable development and economic growth. Thank you. Okay. Okay. Mamaya tatalakayin natin yan. Piecemeal po, unti-unti natin. Okay. May technical difficulties. Binabati ko po si Tech Sibilia, si Ma'am Lintek. Suportan natin si Codapia. Nakapost po yung bahay ni Codapia. Suportan po natin yan. Suportan natin si Sinaro Stories, isang magaling na vlogger. Kung pwede kang umakyat dito, explain mo yung mga iyong concerns. Gagawin kita mag-moderate ng program mo. Kung gusto mong umakyat lang, you are free to enter the studio because may stream yard dyan. Meron yung nandyan ng stream yard in our room. Okay. Pero mahihain ka yata kaya hindi ka akyat. Pero there is always that opportunity for you to air your views dito sa aking channel. Okay. I will of course always treat you with the utmost respect because I believe you to be a very objective political blogger. Okay, so going back, ito po ang nilalaman ng mga sinabi po ni Presidente Marcos. Okay, basahin na natin ang news stories. Marcos back in Manila from trilateral meeting in Washington by GMA Integrated News, published April 14, 2024, 3:48 a.m. Kapapasok lang kaya napilit akong mag-live stream. Okay. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is back in the Philippines after attending a trilateral summit with the leaders of the U.S. and Japan in Washington. During our meeting, we reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific, Marcos said. Sa meeting po daw nila ay napagkaisa nila na ma-maintain ang peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Yung region na kinalalagyan natin na Indo-Pacific. Gusto nila, nag-commit sila sa pagkakaroon ng matiwasay, secure na at prosperous Indo-Pacific. Yun ang pinaka-importante na naganap sa trilateral meeting among the US, Japan, and the Philippines. Okay. We are guided. Sorry.
by our shared values of democracy, rule of law, human rights, and gender equality. So therefore, ang guidance po nila ay yung pagpapatupad ng rule of law, susundin ng batas ang mga human rights po ng bawat tao, mas tao na pinaviolate po ng China sa pagbubunda, pagbawater kanon sa ating mga kasundaluhan. Okay, and gender equality, wala pong pinapatigan, dapat pati mga gays, mga disabled ay pantay-pantay ang pagtingin dapat ng sambayanan sa mga kapwa nila mamamayan. Okay. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern, including in enhancing economic resilience and security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change and maritime cooperation, he added. The problem is in the details. Masyadong broad po yan. So, hindi po din natin maiintindihan yan kasi masyadong broad. Ano ba ang detalya ang na-accomplish na? Yan ang gusto kong malaman. Okay. Saan ba po tatay? Sa load po. We'll join you some other time po. Medyo busy lang ako. Kaya background lang po, okay. The invitation is always there, you know. You know how much I like you as a Bulgar, okay? Hindi po ako peke. Okay, next. Marcus said, the U.S. and Japan vowed support for the infrastructure development and connectivity in the Philippines through the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Kasasabi ko lang yung broad, ito na somewhat more specific. Ang pinag-usapan nila ay infrastructure development, the connectivity in the Philippines, kasi magkakalayo ang ating mga islands, and the Partnership for Global Infrastructure and Investment, or GUSP, the GISP. Go ahead. Ulit. The implementation of the Open Radio Access Network, workforce development for the semiconductor industry, capacity building in the peaceful uses of nuclear energy, and the country's membership in the Mineral Security Partnership Forum. This time, hindi na broad po yung sinabi niya. Specific areas na kung saan magkakaroon po ng improvement. So, ang ating presidente, magiting, ay hindi sinasabi niya yung hindi nagtatrabaho. He's doing his best to do some work to improve the condition, and the economy of the Philippines. Sabi niyo, fault finder. Sabi niyo, hindi siya problem solver. Anong ginagawa nito? Ito ang patunay na he's trying to solve the problem of the Philippines. Diba? Kayong mga DDS, mahilig mag-intriga, mahilig magbigay ng fake news. Pero ito, hindi po fake news po ito. Sabi ni Inaro, babalik tayo dyan ha. Ay, i-highlight ko lang yung sabi ni Inaro. Maganda. Sana kung hindi ako... Maganda po i-highlight the common principles of cooperation ng mga alliance work ni PBBM sa mga sumusuporta sa ating bansa. Inclusive economic development, regional peace, and upholding human rights and the rule of law.
Tama. Kasasabi ko lang, nabisyadong broad. Pero mayroong mga specifics na. Dapat i-highlight yan. Sa susunod na araw, siguro, i-highlight din yan. Okay. Tama ka. Inaroy, kung meron, kung mag, kan, sana magkakaroon ka ng medalya, pero hindi na ako nagbibigyan ng medalya ngayon. I-just comment. Yeah, very good comment. That is a very good comment. Ganyan ang dapat maging mga komento dito sa aking channel na hindi kayo yung mangi-insulto sa akin kasi hindi ko kayo i-insultuhin. Kung pupunta lang kayo dito para mangasar, wag na kayong punta. Kasi mag-aaway lang tayo. Ayaw kong awayan dito sa aking channel. Okay. Hindi po kailanman sinabi ni PBBM na gyera ang layunin natin, maging ang mga bansang sumusuporta sa atin. Malungkot ilang Pilipino pa yung utak gyera na nakot pa. Tama. Oh, tama. Kadyan are again, a wonderful comment. Ilang beses ko na inipinontan. Pati ngayon, kinukonsider ni PBBM na kaibigan ang China. In my recent post, LS, kung nakikinig kayo sa akin, in-highlight ko yan. Hindi kinukonsider ni PBBM na kalaban ang China. Kinukonsider ni PBBM na friend na natin ang China, pero it is a bullying friend. At hindi tayo pa-api kung ang kaibigan natin ay nang-api sa atin. Minsan may mga kaibigan tayo, binabatukan tayo, di ba? Kasi mas malakas sila sa atin. Pero hindi habang panahon ay hindi tayo alma. Okay. Tamat, Inaro, sa iyong wonderful comment, sana kung umakyat ka, makapag-discussion tayo na maayos. Okay? Maganda. Okay. So, balik kayo. Wala nang comment. Okay. Saan ba tayo tumigil? Pasensya na kayo. Ba't kayo? Kasi kailangan kong i-highlight ang magandang komento ni okay. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern, including in enhancing economic resilience. Okay, basahin mo ulit. And security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change and maritime cooperation. Diba po kanda? Nangada ang ginagawa ni Presidente. Marcus said the U.S. and Japan vowed support for the infrastructure development and connectivity in the Philippines through the Partnership for Global Infrastructure and Investment. The implementation of the Open Radio Access Network, workforce development for the semiconductor industry. Capacity building in the peaceful uses of nuclear energy and the country's membership in the Mineral Security Partnership. Okay. Inaasikaso niya, ang problema natin sa enerhiya, kailangan po na nuclear, safe nuclear energy. Anong sinasabi niyo na walang ginagawa si Presidente Marcos? Puro kayo paninira. Ito, substantive news po ito. Importanting news para sa ating bansa. Kinakailangan tayo maging membro sa Mineral Security Partnership Forum kasi tayo ay maraming depositing mineral oil na pwede natin gamitin para ma-improve ang ating ekonomiya. Okay.
I took the opportunity to update President Biden and Prime Minister Kishida on the latest developments in the South China Sea, including the recent incident at a Yunnan shoal, Marcus said. Yeah. So in-inform niya si President Biden, si Prime Minister Kishida, kung ano ang nangyari para hindi magka, para malinaw kung ano ang nangyari at hindi magiging mapusok ang mga kaalyado niyang bansa na Japan at saka United States. Kailangan ibigay ang total information. Tama po ang kanyang ginagawa. Kung iba lang si Presidente Marcos, susulan niya ang US at Kishida na gumanti sa China. Awayin na natin ang China, pero ibahin natin ang ating magiting na presidente. Siya pa rin ay mahinaon sa kanyang mga desisyon. Pasahin natin sandali ang forum. Andere. Okay. Ay nako, di talaga teki. I've already read that. No, Dad? I don't think you read it. Yep. I took the opportunity to update President Biden and basa mo na the Ayungin Shoal. He also mentioned meeting with Google executives to discuss internet infrastructures to support the country's IT BPM industry through secured data flows. Natatandaan niyo na parating during my visit or vacation sa Philippines, hindi ako nakapag-vlog kasi may problema sa internet connection. Nakarating nagbabuffer. Ewan ko kung sa aking gadget ang may diferensya or sa internet mismo ng Pilipinas. Kasi isang buwan parati ako nagsusubscribe. Pero unreliable po ang internet. Malay, I'm glad na binatikos ko nga si PBBM dito sa internet connection. I am glad na nakikipag-usap na siya tungkol sa IT, sa mga internet connection. Wow, kasi ang Google po ay a tech company. So inaasikaso niya ang mga problema sa tech si Presidente Marcos. Ano sinasabi niyo? Wala siyang ginagawa. So isa sa mga accomplishment niya. Google has committed to assist Filipino micro, small, and medium enterprises, otherwise known as MSMEs, in building an online presence. Isang accomplishment niya, na-persuade niya ang isang malaking company na tumulong sa ating bansa. It takes a good negotiator and speaker and who to present yung mga ideas niya sa isang malaking company. And kasi hindi siya bruskong magsalita. Hindi siya kanto boy na magsalita because these people sa big companies respect those who can express themselves in a positive way. Pasalamat tayo at tayo may prong presidenteng ganyan na hindi nang away sa bansang nakakatulong sa atin. Okay. Yeah.
And to train over 100,000 children and their parents on the responsible use of digital technology. Yan ay sa gastusin ng Google. Hindi po gastusin yan ng Pilipinas. Na-persuade niya ang Google na mag-train ng 100,000 children and their families and their parents on the responsible use of digital technology. Kailangan yan. A trilateral agreement among the U.S., Japan, the Philippines is going to change the dynamic that we see in the region. Okay. Yeah. We are already in a technological era. Hindi na pwede yung mga pas para maumunlad ang Pilipinas, dapat makisabay sa technological advances, technology advances ng mga advanced nations, mga modernong nations. Tayo po ay hindi pa rin moderno tungkol sa tech. May problema, marami tayong problema dyan. Kaya for the first time, mayroon tayong presidente who realizes the problems tungkol sa teknolohiya. Dati mga past administration, pinabayaan po yan. Nasadlak tayo sa kahirapan dahil hindi tayo nakisabay sa technological advances. Sayang, dapat sana ay gumaya tayo sa South Korea, sa Taiwan. Taiwan already has the fourth biggest company in the world, NVIDIA. At saka Taiwan Semiconductors is the biggest contractor in chip manufacturing business. Bakit hindi tayo naging hindi tayo sumabay po sa kanila? Tignan mo ang very progressive po ang Taiwan at saka South Korea. Pinipilit ni President Bongbong Marcos na baguhin ang direksyon ng ating ekonomiya by focusing more on technological on technology. Okay, ganyan kaprogresibo ang ating magaling na presidente. The president also said investments from China will not be affected by the trilateral leaders summit. Ang ibig sabihin niya, that lateral meeting is not aimed at primarily against China because he still considers China as a friend. Maling conclusion ng mga DDS bloggers na parating sinisiraan po si BBM. Oh, malinaw yan for me to explain it. Dito lang. I'm sure si Inari is one of those bloggers na makakakita kayo ng correct interpretation na ginagawa ni President Bongbong Marcos. So, supportahan niyo po si Inari at saka supportahin niyo rin ang aking channel. Okay. Don't forget to like and share po. China will continue whatever investments they choose to make. This is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. Okay. Ang mga Chinese businessmen are wise. Kung mayroon silang profit na makikita sa doing business in the Philippines, they will continue also to do so. That is the rule of, that is the essence of business, to make profit. Okay. Magaling talaga mag-explain si Presidente Marcos, okay? How do I see how it will affect? I don't see that it will affect one way or the other, the president told reporters in a press conference.
during a business forum co-hosted by the U.S. ASEAN Business Council and the U.S. Chamber of Commerce on Friday evening. Marcos also appealed to the U.S. to expedite the reauthorization of the Generalized System of Preference, otherwise known as USGSP, which provides preferential duty-free entry of select Philippine products to the American market. Marcos, in his arrival statement, also enumerated U.S. investments and commitments. Over the past year, the U.S. Trade and Development Agency has led to activities worth over $500 million to develop high-quality infrastructure in the Philippines, focusing on renewable energy, smart grids, and healthcare solutions, he said. Similarly, the U.S. International Development Finance Corporation has pledged to mobilize private sector investment in critical sectors such as infrastructure and renewable energy. With a new $20 million loan earmarked for affordable housing in the Philippines, Marcos said. Di ba siya nung isang araw, ay tinalaki ko na somehow yung the affordable housing ay naantala, hindi niya maatim, makakamit yung 1 million houses per day, per year, kasi naantala po ang foreign investment. So dapat ay kumuha siya ng mga hakbangin to have additional foreign investment po. Ito balita again, Roger. Oh, yan. Hindi ba accomplishment niya na mayroon $20 million loan earmarked for affordable housing in the Philippines? Kung sarado masyado ang isip mo, wala akong magagawa. Talagang nalaso na ang pag-iisip nyo ng inyong mga paboritong vloggers. Pati yung secret agreement, eh, dinirahin nyo. Eh, kinumpirma ng Chinese embassy ang pagkakaroon ng secret deal. Ano ba naman? Well, hindi ako magkikipag-away sa inyo. Yung mga argumento po nyo ay ang babaw. Sabi niyo fault finder si President Bongbong Marcos? Hindi po. Hindi siya fault finder. Hanggang sa huli, binigyan niya ng hindi siya niniwala na mayroong secret deal. Only nung in-explain ng Chinese ambassador sa kanya yung actual happening, siya lang siya naniwala. Eh kayo, hindi kayo naniniwala sa trabis na pag-idolize nyo kay PRRD. Wala akong magagawa dyan. Hindi ako makikipagtalo sa inyo. Sa inyong mga mabababaw na mga question. Talinuhan nyo naman ang inyong pagbitaw ng mga opinion nyo. Okay. The recent U.S. Presidential Trade and Investment Mission showcased over $1 billion in combined investments from 22 U.S. companies and organizations during a visit to Manila in March 2024, he said. The president said he is looking forward to the Indo-Pacific Business Forum to be held on May 21st in Manila, which promises to be a significant platform for fostering infrastructure development.
and reinforcing economic ties in the region. Over 500 senior executives and government officials will attend the said forum, he added. In conclusion, I'm confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future for the Indo-Pacific region. Together, we can harness the power of infrastructure and innovation to drive sustainable development and economic growth, Marcus said. Okay. So, MBKG, GMA Integrated News. Nandiyan si Ma'am Lintek, si Trek Chibilia, si Upats, nandito na. Ayan. Ang una ko tinalaki, out of respect to you, eh, ikaw, Roger Evans, always ikaw, kasi nire-respeto kita. Huwag ka namang mapunta dito para mangantyaw, kasi nire-respeto kita. Respetuhin mo naman ang aking channel. O, diba? Yan, out of my respect to you, you are the first na tinalakay ko. Hindi katulad ng iba. Okay. Just a reminder sa'yo, Roger Evans. Ayun, kung mangi-insulto ka lang dito, eh, wag naman. Balikan mo ang aking mga previous LS kung mali ang aking analysis. Parating tumatama po ako kaysa sa mga hinahangaan mong bloggers. Kailan ako pumalpak sa aking analysis? Okay. Sabi niya. Inaro Story said, even the so-called gentleman's agreement, horrific man, my benefit of the doubt pa rin to clarify if indeed there was that agreement. Kaya ako at tatay, I am for a congressional inquiry sa issue na yan. Ay, ito siguro ang tinutukoy ni Roger Evans. Maybe I misconstrued Roger Evans. Sa congressional hearing, hindi po ang hearing po. Medyo hindi rin ako payag ng konti. Unless, talagang it's proven na I don't want to comment on that. Yung congressional hearing. Masyadong gugulo ang ating bansa. Pero tawagan na lang ni Presidente Bongbong Marcos, si PRRD, at mag-usap sila. At sa ginawa na niya ni President Bongbong Marcos, inimbitahan niya, this is the recent development po, inimbitahin niya si Presidente Rodrigo Duterte para i-discuss ang West Philippine Sea. Kadi-discuss ko lang yan noong isang araw. Inimbitahan po niya. Sa news story po. Okay. So, ang mas magandang solusyon dyan, mag-usap muna yung dalawang leader. Kung ano talaga, ano nangyari? Mali mo, nagsisinungaling ang China. Gusto lang ipagdang si PBB, si PRRD. Pero si PRRD na rin, ano may kasalanan? Masyado siya maraming pinagsasabi na naulita siya tuloy sa kanyang sariling bibig. Okay. The congressional hearing is, I think, in our voice, too early. Kailangan po munang linawin ang present situation tungkol sa secret agreement. Mag-usap muna sila.
ang presidente natin, asaska ang ating dating presidente. Yan ang aking suggestion. Tsaka ngayong hearing. Okay. Silip dunga at of support, tatay. Salamat, well. And internet problem tayo kahit saan. Oh, ako, kaya na-realize ko yan. Yung unang pagbabalik ko nga, kinastig ko si PBB tungkol sa internet. Kasi hindi ako makapag-vlog. What is his first accomplishment? He won. Otherwise, he can do nothing. Oh, tama ka dyan. Okay. Congressional hearing. Ang talin na naman noon. Okay, I see your point, Roger. Okay. Di tayo dapat mag-away dito, ha? Okay. Mas malitalino ka, Roger. Ay, baka start of away na yan. Ayoko nang ganyan. Binabati ni Roger, si Idol, Roger Lingan. Ikaw naman ang may sabi na may nalaman ka pa hearing ang babaw naman. Ayun. Medyo maging gentle ka naman, Roger. Okay, just a reminder po. Kasi ang channel ko, hindi puro away yan. Okay? Roger, kaya kumunti si long time, silip lang Tatay Jack first channel at ma'am, thank you, Roger. Kinukonsider kitang batalin ng kaibigan, kaya miro mo sa unang pasok, ikaw ang naging unang topic ko. Kundi kita kinukonsider na mahalagang kaibigan. Okay. Kung hindi lang ikaw, hindi ko papansinin ang comment mo. Okay. Sabi ni, ito, babasahin ko lang. Ha? Roger, lalo nang hindi mo maintindihan, bakit parang anong aid ng legislation ang makukuha if imbitsagin ang secret agreement? Ha-ha-ha. It will come later kung after na mag-usap sila ng dalawang leader. Kasi kung basta-basta na lang makakaroon ng investigasyon, eh maraming papapel. Kailangan malina muna yung usapan ng dalawang leader. Okay. Bibigyan ko ng jacket po si Botang, Batang Probensya. Okay. Okay. Ayan, Batang Probensya, mayroon ka ng channel. Mayroon ka ng jacket. Okay. So, pagpatuloy natin. It's been 53 and a half minutes. Okay, wala na pong magko-comment kasi I limit my blog sa isang oras lang. Okay. Ayaw natin ng gulo. Ginugulo tayo. Pero bakit isa lang, isa sa alang-alang ang pagkakaibigan kung patalikot lang tayong sinasaksak? Napakaganda ng comment mo, Roel. As usual, maganda yan. Ang punto mo, Roel, ay maganda. Roger Evans, ang mababaw sa ano mababaw sa congressional hearing, okay, may batas bang nilabag si PR Teddy, pumasok siya sa kasunduan lingid sa kalaman ng bayan. Malalaman natin yan kung iimbisa yan. Kung ayaw natin ng politiko ang mag-imbisiga, di bumuo ng panel na again. Yung ang suggestion ko, mag-usap muna sila, the long leader. Yeah. Hindi ko nagsumasangayon kay Roger, hindi ako sumasangayon kay Ina. No? Ang suggestion ko ay mag-usap muna silang leader. Pero kasi sa dialogue, ay magkakaliwanagan. Diba? Kaya nga, it is important to have a dialogue. Muna. Okay.
di ka ba niwala, Roger? Enyo? O, wag naman ganyan, inaro mo. Sa secret agreement. I will tell you also that they are in secret, in a state of denial na sa pagkakaroon ng secret agreement, despite the evidences that there is already, there was a secret agreement which was confirmed po by the Chinese ambassador, si Ruel. Tama naman, bro. Kaya kailangan imbestigahan yung obvious nga violation my due process pa yung involve pa ang dating pangulo. I'm not against congressional investigation kung mag-uusap muna sila, kung mag-uusap ang unang leader natin na si PRRD at saka si PBUM para magkaliwanagan. Hindi basta-basta magpupunta ka agad sa congressional hearing. Yeah? I am not against congressional hearing. Ang suggestion ko ay magkaliwanagan. Okay. Tatay, kasi treasonous yung secret agreement. Bordering to treason, hindi treasonous, bordering to treason. Pero walang pang existing law na ang treason ay sa panahon lang ng gera. So pwede idagdag sa batas ang treasonous act of sa peacetime. I don't know what to say, honestly. I see it's bordering to treason. That is, it's not, I think, intended by President Rodrigo Duterte to be to act in a treasonous way. Siya, pagtatanggol ko ng konti si Presidente Duterte dito. Okay. Kaya lang, I believe na the agreement is disadvantageous to the Philippines. Okay. Kaya ang takot ko dito, Roger, is this. Kumpara natin yung babanatan si BBM at ang mga bloggers ay hindi tumigil. Tanggatin ng mga anti-Duterte bloggers ay pratin niyang constantly hammering to the Filipino people that PRRD, the traitor Obama na naman. Yan ang gagawin ng anti-Duterte bloggers. Kikakabit pa natin a word na treason or traitor. Kaya mag-ingat po kayo. Huwag niyong parating kalakalabanin sa PBBM. Kasi kanya nang mayayari, ikakabit ng mga anti-Duterte bloggers ang word na treason sa pangalan ni President Rodrigo Duterte. Eh, sa paulit-ulit na sasabihin po nila, makukumbense ang maraming Pilipino na tador nga si Presidente Duterte. Ang dapat gawin ni Presidente Duterte, ang advice ko, na tumigil sa pagbabatikos kay PBBM at mag-umpisang kastiguin ang nagtador na kaibigan niyang China. Dapat kastiguin na ang China. Yan ang advice ko. Pero maniwala ka sa akin, Roger, magsisimula na yan. Parating ikakabit ang pangalang Taidor kay President Rodrigo Duterte. It's almost an hour. Okay, well, Chita the Warrior, and nandito na. It's almost an hour. Babatay na. Tatay, okay. Kasi more talks, more mistake, less talk, less mistake. No talk, no mistake. Di kasi nakapagpigil. Kanya nangyari kay Presidente Duterte. Nahuli siya sa sarili niyang bibig. Oh, shout out po sa iyo, The Warrior. Batang shout out po sa lahat, sabi niya. Batong bagong batang prinsya, no? Probensya. Probensya.
Provincia. Provincia. Salamat po, tatay. Tama po, tatay, sabi niya. That was the last comment in line with my policy na isang oras lang po. Salamat sa inyo. Salamat sa contradiction.